Yung challenge mo nagpapatuloy na just open the books. Just open the books. So the people... Pastor, gamitin mo lang sa tama. Alam mo, Pastor, pagkakawatan ka, kawatan ka talaga. May ibang topic tayo. Matapos pasukin ng mga hackers o cyber criminal ang mga websites ng Kamara at Senado, ay naalarma ang mga ahensya ng pamahalaan sa pag-atake nito, lalo na sa banta ng data and security breach. May ilang netizen na kumwestiyon sa timing nito at nagsabing self-inflicted ang hacking upang ma-justify ang confidential at intelligence funds nito matapos po ninyong i-anunsyo na magkaroon ng audit sa mga mambabatas. Ano po ang inyong masasabi sa nangyaring hacking spree kuno, Mayor? Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin bang paigtingin ang cyber security ng bansa? What do you think? Pastor, yung hacking, noon pa yan. Ngayon lang ulit na pag-usapan. Hacking yung mga estudyante niya, marunong pumasok na dyan, labas-pasok. Yung mga dyan sa colleges, mga bright, Jesus. Matagal na yung pastor, pinasok. Pero yung timing daw, Mayor, ng pag-hack. Timing, well, kasi nanunsyo mo daw na i-audit, tapos timing daw ang pag-hacking. Anong connection nun? Mayroon mo connection yun? Ito kasi, pastor, it started with yung sa anak ko. Inday. Ako, no, Mayor, si Inday ni Mayor, all these years, may intelligence fund dyan. Ako may intelligence fund ako. Pito, at the outset, sabihin ko na sa inyo, anong produkto namin binigay sa Davao? Who was the first dito sa Pilipinas na nagkaroon ng mapayapa? Na walang komunista. May komunista pero nandiyan lang sila sa bukid. Hindi pumapasok dito. Anong ginamit namin dyan? Laway? Tatanggap yung komunista ng laway? You know, pacification is a long, long process. We have to strengthen the barangays, gastusan mo yan, Pastor. Ito naman kasi yung mga taong iba, akala nila na pagka-intelligence, wala ng audit. Hindi, Pastor, dito sa atin may audit talaga. You have to. Ito binigay ko kay barangay captain. At tatanungin talaga, no, kuha yun. Natanggap po ba yung pera na yan? Look, marami kayong kilalang military everywhere. Ikaw, Pastor, alam mo. Ako lang ang presidente o mayor noon na may periodic command conference. Mayor ako, pinapatawag ko yan almost every other month. Lahat yung pulis ngayon buhay pa. Well, I suppose Inday has a way of doing it kasi ano, yung ROTC pati PMT gusto niya i-revive plus di itong pasok ng mga komunista sa eskwelahan. Yes, Mayor. Kaya nga, palakasin niya yung PMT. Kaya yun man yung nag-iimber na. Where do you think the enemies of the state get their manpower na may utak? Diba ng estudyante natin? Yes. Mga taga-UP, mga... Sila yung mga ideologues. Yan ang hindi. Akala kasi nila intelligence pala na binubursa. Yun sa mga kurakot. Pero itong pamilya na ito... Ako, Pastor. Ako, Pastor, maghingi. Kaya ako ng t-shirt sa iyo, pati... Ano, basa t-shirt. Kaya pagdating ko dito, pawis ako. Maghiram kaya ako sa... Hindi na kaya ako mag...
kuha ko. Pangatlong arbor ko na ito. Baladalhin ko ito baka maganda. Maganong kaya ako? Did we, I babe? Do you really think that? Nakita man sa lifestyle mo. Yung bahay mo, ganoon pa rin. Even many have offered you a home in Manila, but you really declined because of your values that you hold for your office. And even when you became a private citizen. Ako lang ang presidente, Pastor, na lumabas ng presidency na walang bahay sa Manila. So, balik ako sa hotel. Hindi rin ako makatagal kasi mahal. So, I must finish my businesses or business. Then, I'm there, I'm up to solve or to discuss within the shortest possible time. Wala akong bahay, Pastor. Eh, kung mayroon lang, may pera lang, may nakurakot lang ko kasi kunti, magbili na ako baski kundo lang. I remember nung congressman ka, pagka magsweldo ka, tawagin mo ako, pakita mo yung cheque mo. Sabi mo na, Pastor, magsweldo ako, punta tayo sa Via Mare, kahit tayo ng oyster. Maraming beses yun. Yun lang man ang makabawi ako sa iyo, Pastor. Totoo. Pero alam mo, men judge best when they condemn. Ang pinaka magandang pag-usa ng tao, lalabas yan, especially yung ididiin niya yung tao. Ganon yan. So, walang maniwala. Total, alam nung ilang taon na ako na. Nag-retire na ako. Pumasok ako ng mayorship, same door. Umuwi ako pagka-presidente years after, same door. Same lifestyle. Ito, naghihiram pa rin ng jacket sa iyo. So, Mayor, ang ibig sabihin, whatever the argument is to all of us about confidential funds, intelligence funds, yung challenge mo nagpapatuloy na just open the books. Just open the books. So the people... Kasi gagamitin mo lang sa tama. Alam mo, Pastor, pagkakawatan, kakawatan ka talaga. Yes. Nasa dugo ng tao yan. If you cannot resist the... Yun ang maraming pera. Pero, Pastor, ako kasi tatay ko, governor. So I grew up, nakita ko yung tatay ko, governor, how many terms na ako? What kind of value? Alam, pagkamatay niya, I almost stopped going to school in Manila. Kasi hindi na kaya ng pera. Wala na yan. But governor siya noon? Oh, governor siya noon. Naging cabinet pa siya, member. Kaya nandiyan mo yung nanay ko, sabi niya, hindi anak, sangla-sangla. And at that time, Mayor, the whole Davao is isa pa. Gusto ka magpayaman nung panahon na yun, mayaman ka na. Kukurakot ka. May kami ang anak eh. Walang titulo sa pangalan namin nung umalis siya. I heard from you, Mayor, na bawal nga sumakay sa puro official use only na sasakyan ang pamilya. Yung governor's car, governor ang plate number noon. Hindi kami pwedeng makasakay. Yung ihatid sa eskwela na gano'n. Na hindi kami makasakay na kami mag-isa. Kung nandyan yung tatay ko, pwede. Yeah. So yun ang nakagisdan mo? Yun ang nakuha ko sa kanya. And it, because I found it, or I still find it maganda sa pagkatao mo. Yan ang pinasa ko sa mga anak. Yan ang kayong mga taga-Davao. Sabi mo nga sa mga taga-Maynila, panahon ko, Pastor, medyo tawa-tawa pa yung mga tao dyan. Panahon ni Inday, nagtitipto ang mga tao dyan. Yes, we know that.
Pati yung mga TV sa mga offices, pinakuha lahat yun. Mm. And when they have lunch, hindi silang lalang sa labas. They should have lunch in their offices para walang time wasted. Hindi lang alam kasi ng mga tagaman. Akala kasi nila, alam mo, Pastor, walang sila nang hanap na they just don't believe it na mayroon pa mga tao sa mundong ito na iwan na. Because Mayor, the way I see it, they judge you according to their values. Kasi kung ganun siya, kung nasa posisyon siya na ganun, magnanakaw siya, ang tingin niya doon sa kapwa niyang ganun, magnanakaw din. So they judge according to how they judge themselves. Hindi nila alam na meron palang mga taong ganun sa public service. Just like you and your siblings, like Inday. Oh, sabi nga ni Mayor Bastiga yun, yung siyang guest mo nung nag-meeting ang mga barangay captain, hindi siya maraming sinabi. Sabi niya, isa lang sabihin ko sa inyo. Sabi ng tatay ko, basta avoid drugs and corruption, tapos ang istorya. That's what Mayor Bastiga said to the barangay. Oh, di, nakuha rin niya sa iyo, di ba?